Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong aming mapag-aaralan ng iyong salita. Turuan mo po kami ng iyong banal na espiritu at bigyan mo kami ng espiritong handang tumanggap ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang iyong mga salita ngayon sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa po na ating tatalakayin ngayon ay Why Witness? Actually, ang talata na nagbibigay ng kaisipang ito na ang bawat mananampalataya ay maging saksi ay sa mga gawa 1:8. Ang sabi po ay ganito, Datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuluhang hangganan ng lupa. Ating makikita na sa talatang ito, ang lahat ng puspos ng banal na espiritu ay dapat maging saksi. Ito po ang buod ng mga gawa 2 mula sa talata na 17 hanggang 18. Ang sabi, At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatanda ay magsisipanaginip ng panaginip. Ito po ang bawat bahagi sa unang iglesia. Nang sila'y mapuspos ng banal na espiritu, ang kanilang pangunahing gawain ay mangaral. Itong panghula dito, mga kapatid, ang ibig sabihin nito'y pangangaral. Ang kahulugan po nito ay makikita natin sa Unang Korinto 14:3. Ang sabi, Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapapangaral at sa ikaaliw. Ito po ang kahulugan ng salitang panghula o prophecy sa New Testament. Hindi na ito gaya ng prophecy sa Old Testament na nagpipredict ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Itong panghula sa New Testament ay pangangaral. Kaya nang sabihing, ang inyong mga kabata ay manghula. Ang ibig sabihin, ang iyong mga kabataan, lalaki o babae, matanda at adult o young people, lahat ay mangangaral. At ito ay natupad sa mga gawa 8:4. Mga gawa 8:4. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita ng Diyos. Sino ang nagsipangalat? Sa verse 1, sinasabi natin kung sino itong nagsipangalat. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At nang araw na iyo'y nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At siyang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban na sa mga apostol. Kaya ang membro ng iglesia, ang unang iglesia sa Jerusalem ay lumago ng lumago ito. Kaya ang sabi sa 5:28, inyong mapapansin, ito po ang nagawa ng iglesia sa unang pagpupuyat na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem
ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito? Ito po ang kamangha-manghang nagawa ng iglesia sa Jerusalem. Sinasabi ng mga church scholars at historian na ang membro ng iglesia sa Jerusalem ay umabot sa 28,000. Kaya itong 28,000 dahil sa pag-uusig ay nagsipangalat. Umiwas sila sa pag-uusig dahil ibig nilang ang kanilang buhay ay magamit para ng Panginoon sa pangaral ng salita ng Diyos. Kaya inyo pong mapapansin na sila ay nagsipangalat at ang lahat ng nagsipangalat ay nangaral ng salita ng Diyos. Kaya narito mga kapatid, ang iglesia sa unang pagpupuyat ay nakaranas ng tatawagin natin sa ngayon ng malaking revival. Lahat ng membro ng iglesia na puspos ng banal na espiritu. At kapag ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu, siya ay walang magawa kundi magsaksi. Hindi siya nahihiya, hindi siya natakot. Ang bawat kanilang makausap sa halip na pag-usapan ang buhay ng may buhay, ibinabahagi nila ang ebanghelyo. Ang resulta nito, na ang bawat isa sa kanila ay naging saksi. Ang saksi, mga kapatid, witness, ang pagkakaiba sa preaching. Ang preaching ay formal, oral proclamation of the Word of God with the view of persuasion. Preaching is a speech to persuade. Alam niyo, maraming klase ng speech. May speech to amuse. Kaya may tinatawag na stand-up comedian. There are speeches to instruct. But in this case, preaching, the purpose is to persuade the audience. Hindi natutupad ang layunin ng Diyos sa pangaral kung hindi makapaghikayat ang nangangaral. Kaya yan ang pagkakaiba ng witnessing. Ang witnessing ay informal chat. Kaya katumbas itong witnessing sa ang sabi nila ay sa gossiping. Of course, in the with the brighter side of gossiping, which is instead of talking about other people's lives, they talk about the gospel of the Lord Jesus Christ. Witnessing. Ngayon, witnessing or oral proclamation is evangelism. Na ang layunin ay madala ang pagliligtas ng Panginoon sa tao. Ngayon, kaya ang aking paksa ngayon ay holistic evangelism. The church must do holistic evangelism. Ano ang ibig sabihin ng holistic evangelism? Na hindi lamang ipangangaral ang ebanghelyo at babautismuhan, kundi sila ay maging kabahagi sa iglesia. Dahil ang kaligtasan ay mapapanatili lamang ng isang tao kung siya ay maging aktibo at tapat na membro ng iglesia. Kaya ang layunin ng pangaral ng salita ng Diyos sa Mateo 28:19-20 ay ito. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila nang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay niniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Inyo pong mapapansin ang pagkakaiba ng komisyon na ito sa Mark 16:15. Sa Mark 16:15, ang pangangaralan ay lahat ng kinapal.
individual. Pero dito sa commission sa John, sa Matthew 28:19-20, hindi individual, kundi mga bansa. Kaya narito mga kapatid, sa Mateo 20:19-20, gagawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ito ay kapareho ng tanda, ang huling tanda sa pagparito ng Panginoon. Sa Mateo 24:14, ang sabi, at ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Mga bansa ang dadalhan ng ebanghilyo. Mga bansa ang tuturuan na maging alagad tagasunod ng Panginoon, na kanilang sundin ang lahat ng itinuro ng Panginoon. Kaya niyo po mapapansin na ang paksa ng pag-aaral na ito ay holistic approach in evangelism. Kaya ito holistic, hindi lamang concern ng nangangaral ng ebanghelyo ang mabautismuhan. Ang concern niya ay na ang tao ay madagdag sa iglesia dahil sa kanyang pananatili sa iglesia, magiging handa siya na pumasok sa kaharian ng Diyos sapagkat sa iglesia tuturuan siya ng lahat ng itinuro ng Panginoon. Hindi lang po bautismo, hindi lamang ilang kapirasong turo. Ang sabi po ay lahat na itinuro ng Panginoon. Kaya sa bagong tipan, matapos ng tao ay maligtas, mapangaralat, mabautismuhan, ang Panginoon mismo ang nagdadagdag sa kanya sa iglesia. Mga gawa 2:42, ang sabi, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa panalangin. Sa 47 ang sabi, na nagpupuri sa Diyos na nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoong araw-araw yaong naliligtas. Kaya ang mga ligtas ay dinadala sa iglesia. Kaya ang iglesia ay lugar ng mga ligtas, mga handang pumasok sa langit. Gaya, hindi gaya ito ng ibang turo, ng iglesia ang tagapagligtas. Kaya sa kanila, sapagkat ang iglesia ang tagapagligtas, pumasok ka sa iglesia at ikaw ay maliligtas. Sa salita ng Diyos ay iba. Yaong mga nangaliligtas ay dinadala sa iglesia. Sa makatwid, ang iglesia ay dako ng mga ligtas, sapagkat ang iglesia ay katawan ni Kristo. Walang membro sa iglesia na hindi kabahagi sa katawan ni Kristo. Kaya, pagkatapos ang tao'y maligtas, para mapanatili niya ang kanyang kaligtasan, tuturuan siya ng lahat-lahat ng bagay na itinuro ng Panginoon. Mateo 28:20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa iyo, at narito, ako'y sumasa iyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang alagad pala, sabi, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ang alagad ay hindi lamang tagapakinig. Hindi siyang tagapag-aral, siya ay tagaganap. Kaya ang alagad, mga kapatid, ay dinidefine na ito ay mga taong naturuan at gumaganap ng iniutos ng Panginoon. Kaya sa unang iglesia, ang mga pagtuturo ay sa loob ng iglesia. Sa katunayan, ang Kristiyano, ang term na Kristiyano, ngayon ay medyo maluwag na ang paggamit ng term na ito. Basta sumimba, basta
na binyagan o nabautismo, Kristiyano na. Sa banal na kasulatan, iba. Gawing alagad mga taong tagaganap ng utos ng Panginoon. Yan ang alagad. A Christian is first of all a disciple. And what is a disciple? A disciple is a learner and a doer of all that Christ has taught His apostles. Kaya sa bagong tipan, makikita natin na sa iglesia, naroroon ang pagtuturo para sila ay gawing alagad. Mga gawa, 11, talatang 26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Kaya ang salitang Kristiyano ay hindi lamang sumisimba, hindi lamang ipinanganak sa magulang na sumisimba. Ang salitang Kristiyano, ng unang gamit po nito ay mga alagad. Ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Kaya, saan ito nangyari? Sa iglesia sa Antioquia. Doon tinuruan sila ng lahat ng mga bagay na itinuro ng Panginoon. At sila ay tinuro ang gumanap, purihin ang pangalan ng Panginoon. At sila ay naging mga alagad at ang mga Kristiyano ay unang tinawag sa Antioquia. At sino itong mga tinawag na Kristiyano? Mga alagad. Kaya narin mga kapatid. Kaya ang ating pangangaral, whether personal o formal, ang layunin natin hindi lamang to inform, not only to tell them what the gospel is. As much as possible, we preach with all that is within us to persuade na tanggapin nila ang Panginoon na sila ay magpabautismo at sila ay magpaturo sa loob ng iglesia para maging alagad. At ang bunga nito, ang kanilang pagiging Kristiyano ay bunga ng alagad. Kaya ang Kristiyano, pareho ng definition ng alagad. Ano ang alagad? A learner, a student of the word, and a doer of the word. Kaya lahat ng mga Kristiyano ay magpapatotoo o mangangaral. At ang pangangaral ay layunin na sila ay tumanggap sa Ebanghelyo, tumanggap sa Panginoon, at mabautismuhan at madagdag sa iglesia. Of course, marami ang salungat sa kaisipang ito. Ang sabi nila, hindi na kailangan ng iglesia. Hindi na kailangan, basta manampalataya ka. Yan ay dahil sa kakulangan ng aral na ang tao matuturuan lamang ng mga aral ni Kristo sa iglesia. Kaya narito mga kapatid, mapapansin po natin na ang bawat isa sa atin may tungkuling banal na ano? Magpatotoo o mangaral. Yung hindi marunong o hindi kayang mangaral, magpatotoo. Dahil ang pagpatotoo ay casual, pwedeng conversational. Samantalang ang preaching ay parang oration, formal. Kaya lahat tayo ay dapat maging saksi. Sa isa sa mga sermon ng inyong lingkod, na ang lahat ng port watcher ay missionary. Kaya tayo Pentecostal Missionary Church of Christ. Iba tayo kaysa iba. Sa iba, ang pwede lang mangaral o magsalita ng Ebanghelyo, mga profesional na ministro. Pero sa banal na kasulatan, ang karaniwang kapatid
once siya kanya napuspos siya ng banal espiritu, magiging saksi siya. Ang pagiging saksi, mga kapatid, ay buhay, buhay na makikita ang kabanalan. Kaya ang salita sa English ay, and ye shall be. Ang be, you will be. You are a being that is to be a witness to the Lord. Kaya, pag napuspos tayo ng Espiritu, we become witnesses. We become proclaimers of the gospel. We are all doing evangelism. Pero ang evangelism na itinuturo sa Iglesia ay holistic, hindi lamang ipangangaral, pababayaang ang nakarinig sa kanyang puso lang. Pero sa Biblia, yung pangangaral na ang nahihikayat ay binabautismohan. At patuloy na magpa-follow up. Kaya yan po ang ating ang weakness ng ating evangelism. Kung tawagin po natin ito ay retention. Marami tayong nababautismohan, pero walang retention. Kapag may nabautismohan, pero walang retention, ay ibig sabihin dumadami ang bautismo, pero ang sumasamba ay hindi. Ang ibig sabihin, nagkukulang tayo sa follow-up, sa discipleship. Kapag hindi natin nagawang disciple ang isang tao at hindi madala sa iglesia, nagiging biktima sila ng mga bulaang mga aral. Maamo na sila sa ebanghelyo eh. Kaya madali na silang patutuhanan. Kaya parang inihanda natin sila para makuha ng mga bulaang mga aral. Ang ating tungkulin na sila ay bautismuhan, pangaralan, bautismuhan at dalhin sa iglesia upang sila'y maturuan na maging mga alagad, upang sila'y hindi lamang maging Kristiyano sa pangalan, sila ay Kristiyano na gumagawa. Kaya ang iglesia sa Antioquia, naturuan ng mga sugo ng Diyos at sila ay naging mga alagad. At nang makita ng mga tao na sila'y iba, na nabuhay, na bago ang buhay nila, tinawag din silang Kristiyano. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, evangelism, therefore, ay dapat magwakas na ang tao ay maging tunay na alagad. Hindi lamang babautismuhan at pabayaan, hindi. Dapat siya'y mabautismuhan, dalhin sa iglesia, at siya ay turuan na maging mga alagad, maging alagad siya, tunay na Kristiyano. Kaya in a sense, evangelism is not only proclamation of the gospel, but rather making people Christians, making them disciples, that they may be true disciple of the Lord. A continuous learning, studying of the Word of God, and continue on practicing what they have learned. Yan, mga kapatid, ang evangelism. Kaya sa mga sandaling ito, inyong tingnan, tungkulin natin, it is a divine duty, a divine mandate. Ye shall be witnesses. Bawat isa sa atin dapat magpatotoo ng ebanghelyo sa bawat tao. At matapos na sila'y mapatotohanan, bautismuhan sa pangalan ng Panginoon, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At dalhin sila. Pagsikapan na matapos mabautismuhan, i-follow up natin, turuan natin sila na maging alagad. Dahil kung hindi sila maturuang maging alagad, wala sila sa iglesia, mawawala rin ang kaligtasan. Sabi natin, bakit ang pananatili sa iglesia ay kailangan? Sapagkat ang iglesia, ito ang nagpo-provide ng environment upang ang spiritual life
ay mapatuloy, mapagtibay, manatili. Kaya ang iglesia sa Makatwid, ito ang natural habitat ng isang alagad. Natural habitat ng isang Kristiyano. Labas sa iglesia, ang buhay na espiritual o ang Kristiyano ay mawawala. Batas yan sa buhay. Every kind of life has its natural habitat. Ang isda, ang natural habitat ay sa tubig. Alisin mo siya sa kanyang natural habitat. In matter of minutes, mamamatay siya. Ang ibon, ang natural habitat niya ay sa himpapawid, sa mga malalaking kahoy. Kaya kapag ang kahoy ay nawala, unti-unting kumukunti ang mga ibon. Bakit? Ang natural habitat ng ibon ay ang gubat. Ganyan ang batas sa buhay. Ang natural habitat ng isang alagad, ng isang Kristiyano, ay ang iglesia. Sa iglesia siya mabibigyan ng pagkain sa kanyang kaluluwa. Sa iglesia siya magkakaroon ng kapaligiran na conducive sa Christian life. Sabi ng mga psychologists, ang environment ay isa sa mga nagdedetermine ng personality. Ang tao ay resulta ng kanyang environment, ng ating lipunan. The church provides surrounding an environment that is conducive to Christian life. Kaya nasa iglesia. Pag siya ay wala sa iglesia, sa sanglibutan siya. Sa sanglibutan, ang buhay na ukol sa espiritu ay maiinis at mawawala. Kaya, pero ang kalooban ng Diyos na yung ating nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu ay ating patuloy nagagabayan para sila ay pumasok sa iglesia. Ito po ang nangyari sa unang Pentecost. Nang mangaral si Pedro, 3,000 ang sumampalataya at nabautismuhan. Kaya niyo mapapansin, sa Acts 2:41 ang sabi, Acts 2, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ang church dito ay binigyan ng pronoun na paragdag sa kanila. Yan ang church pronoun. Ang kapaliwanagan nito sa 47 na yung naparagdag sa kanila, nabautismuhan, naparagdag sa kanila, ang 3,000 kaluluwa, ang kanila na sinasabi po rito ay ang church. Inyo pong pansinin sa English. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya narito, mga kapatid, yung 3,000, yan ang initial member ng church pagkatapos ng Pentecostes. Kaya pagkatapos ng Pentecostes, alam natin ang mga alagad na naghintay sa banal na espiritu ay 120. 120 plus 3,000 naging 3,120. Kaya ang paglago ay, kung tawagin natin sa English ay leaps and bound. Ang paglago ay hindi pa isa-isa. Ang paglago ay tumatalon eh, ang pagsulong. Kaya ganyan ang iglesia. At biyaya ng Panginoon, yan ang nangyayari sa iglesia ngayon. Ang salita ng Diyos ay pinangangaral araw-araw. Kaya tayo'y nagbabautismo araw-araw. Kahit gabi, walang time na hindi kung gustong magpabautismo ay hindi mababautismuhan. Kaya sa atin, may bautismo ng hating gabi at yung mga nabautismuhan sumasama sa iglesia. Yan mga kapatid, ang holistic evangelism. Kaya tatanda ninyo na pagkatapos na mapatanggap at mabautismuhan, banal na tungkulin natin alalayan niyang kapatid.
dalawin, turuan hanggang siya'y madagdag sa iglesia. Ang ibig sabihin, mga kapatid, to follow them up is the same obligation, divine obligation, to the command, preach the gospel. Kaya ang ating pag-follow up, ang paggawang alagad, ay isang tungkuling banal na kasing importante ng Great Commission. Kaya ang Great Commission will be in vain unless the person becomes a part of the church. And in the church, he will be taught on observation to observe all things that Christ has commanded. And he will continue to observe faithfully until the rapture. Kaya sa katunayan, mga kapatid, when we speak of evangelism, we speak of bringing the person to the church and prepare him for the coming rapture. Of course, we do not preach the church. We preach Jesus Christ, the Savior and the Healer. But our teaching should be focused to bringing him in the fellowship of the church. At ang church, mga kapatid, ang mga mananampalataya, mga naglilingkod sa Panginoon sa pangunguna ng buhay na sugo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, tayo ay kabahagi sa iglesia. Sino ang nagtuturo sa atin? Ang turo ng mga sugo ay mula sa Diyos. Kaya ang ating turo, mga kapatid, hindi kumbagay lamig na lang, hand over sa galing sa ibang bansa. Kaya ang church ay kung tawagin ay indigenous. Nagmula sa kanyang sariling lugar. Sapagkat ang turo sa atin, ang mga sugo ng Diyos, mga ngaral sa lahat ng bansa. At kapag nagawa natin ito, ang wakas ay darating. Kaya anyway, we are hastening the coming of the Lord as we hasten the spreading of the gospel to all nations. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya tatanda ninyo, every fourth watcher, a missionary. Every fourth watcher, either is a preacher or a witness. This is the duty of every child of God. Once he is saved and is filled with the power of the Holy Spirit, he becomes a witness. His life itself is a witness to the saving grace of the Lord Jesus Christ. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, are you a missionary for Christ? Are you witnessing? Are you proclaiming the Word of God? This is our duty as we wait for the rapture. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng turo at aral sa iglesia. Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po at ginawa mo kami nakabahagi sa pangangaral ng iyong salita. Ang iyong Espiritu ay nagbibigay sa amin ng kapangyarihan. Purihin ang iyong pangalan, pagpalain mo po ang bawat anak mo, bawat membro ng iglesia. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.